Kishtam nuclear disaster. Nangyari ito noong September 29, 1957 sa South Ural Mountains, Russia. Ang namatay sa insidenteng ito ay 200 mga tao dahil sa radiation sickness at estimated na 100 mga tao ang namatay dahil sa radiation cancer. Sa 45 years, more than 500,000 na mga tao ang na-expose sa radiation. Dapat mong alamin na kahit may mga haka-haka sa nuclear accident sa Russia, ay epektibong na-cover up ito ng Soviet Union. Naitala lamang ang Kishtam nuclear disaster noong 1990 na kahit nangyari ito noon pang 1957. Alam na din ito ng America Central Intelligence Agency or CIA at itinago din nila ito para maiwasan din ang tension maging sa mga tao at hindi na magdulot pa ng anumang problema sa buong mundo. Ang nuclear fission ay isang sensitibong tema sa Soviet Union. Noong panahon pa ng Cold War hanggang sa puntong ang Russia's Mayak Nuclear Fuel Reprocessing Plant na itinayo malapit sa bayan ng Oziorsk sa bulubunduki ng Ural ay hindi man lang ipinakita sa mapa. Pero ang planta ng nuclear ay naipatayo ng mabuti kahit nagkaroon ng sakunang nuclear na nangyari noong 1957. Ito ay opisyal na tinawag na Kishtam nuclear disaster. Matapos ang World War II, ang Soviet Union ay nahuhuli sa likod ng USA sa mahahalagang larangan ng teknolohiyang nuclear. At nagsipaglaban upang makaabot ng kaunting tulong mula sa impormasyong nakuha ng mga Russian spies sa kanluran. Ngunit ang pangangailangan para sa mga sand at ang yari sa uranium at plutonium ay humantong sa hindi magandang pagpapasya pagdating sa pagbuo at pagpapatakbo ng mga planta ng nuclear. Maliwanag na sa bayan ng Mayak, kung saan ang kamangmangan tungkol sa wastong pangangalaga ng mga pamamaraan ay kaakibat ng labis na kapabayaan sa kapaligiran. Lubos na nakakalaso ng mga radioactive waste ay itinapon diretso sa kalapit na ilog. Noong 1953, sa pagsisikap na mapigilan ang radioactive pollution, 40 tangke ng imbakan sa ilalim ng lupa para sa mga liquid waste ang itinayo. Ang self-generated heat mula sa radioactive na ito ay tumaas ng tumaas ang temperature kaya dinagdagan nila ng mga kulang units. Ngunit alinman sa mga tangke na ginawa nila ay hindi rin naman nila sinusubaybayan. Nang isa sa mga cooling systems ay nasira noong September 1957. Ang temperatura sa isang bangko ng mga tangke ay mabilis na tumaas at ang mga radioactive waste ay sumabog. Wala namang kaagad taong namatay ang naitala dahil sa sakuna. Pero ang radioactive cloud ay mabilis na kumalat sa hilagang silangan na nakaapekto sa 800 square kilometers sa paligid ng lugar. Ang otoridad ay nag-react isang linggo matapos ang trahedya at saka lamang nag-evacuate ng 10,000 mga tao papalayo sa affected zone at hindi nila sinabi ang tunay na dahilan. Marami ang naging hysterical noong nagkaroon na sila ng sintomas katulad ng radiation burns at nagbabalat na ang kanilang balat. Ang katotohanan ay lumabas noong bumagsak ang USSR noong 1990. Kung nagustuhan ninyo ang aking video, huwag makakalimot, alam na ninyo ha.